Kung naalala niyo po, few weeks ago, we talk about this passage in Book of Jeremiah. Sabi natin, itong passage na ito sa Bible, Jeremiah chapter 33 verse 3. Okay? Ito yung ating direct connection sa Panginoon. Hindi mo kailangan ng network, hindi mo kailangan ng signal, okay, para ikaw ay makatawag sa Panginoon. Jeremiah chapter 3 verse 3. Chapter 33 verse 3, 'di ba? So, I can say na yung ating pong sermon today is a continuation. But today we'll talk about the unlimited possibilities of prayer. Ayan. So, kaya excited po akong share sa inyo to, itong message na to today, para makita natin na ang panalangin, ang benefits ng prayer ay meron siyang unlimited possibilities. Alam nyo, sa panahon natin ngayon, most especially, di ba, ang dami nating mga nakikita mga unlimited. Unli. Ayan. Sino dito mahilig sa mga unlimited? Unli wings, di ba? Ayan. Mga unli buffet. Ayan. So, nowadays, usong-uso yun. Pero alam nyo ba na kay Lord talaga meron ding unlimited? Okay? Na yung prayer mo, hindi po yan masasayang. Kaya nga sabi natin kanina, a prayerless Christian is a powerless Christian. And one of the most glorious promises about prayer in the Bible ay makikita po natin yan in Book of Jeremiah, particularly in chapter 33. It shows how much God is willing and waiting to answer our prayer when we come humbly before Him and call. Okay? Kaya nga tayo nananalangin dahil ina-acknowledge natin that God will answer our prayers, that He's the source. Kaya tayo nagpipray kasi alam natin, limited tayo. And we believe God is unlimited. Okay? Pero, syempre, meron mga prayers minsan na delayed yung answer. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo this morning na do not let delayed answer to prayers to stop you from believing. Kasi minsan pagka napatagal yung pagsagot ng Lord, parang nawawala na tayo ng pag-asa, parang ayaw na nating maniwala. So don't let delayed answer to prayers stop you from believing. So when we say unlimited possibilities, kasi marami pong mga tao, nililimit nila ang Diyos even in their prayers. They ask God for a little when God is inviting us to ask Him for a lot. Ibig sabihin nito, church, humingi ka na rin lang kay Lord, humingi ka na ng malaki. Tama po ba yun? Total, libre naman ang paghingi eh. Walang bayad. So, humingi ka na rin lang, sabi mo sa katabi mo, humingi ka na rin lang, humingi ka na ng malaki. Amen. Ano ang sabi ng Psalms 81 verse 10? For it was I, the Lord, your God, who rescued you from the land of Egypt. Open your mouth wide. Wide. And I will fill it with good things. Ito yung sinasabi natin eh. Di ba? Minsan kasi tayo mismo nagdududa tayo, kaya gawin ng Lord tong hinihingi ko. So kaya hihingi na lang o ng konti. Pero sabi ko nga po sa inyo, humingi ka na rin lang, hingin mo na yung best. There are two sides to every prayer. Tandaan po natin. Siyempre, yung human side and yung side ni Lord. Di ba? Meron nga tayong kasabihan, nasa tao ang gawa, yung prayer, nasa Diyos ang awa, yung pagsagot. Okay. So, there are two sides to prayer. Yung unang-una, yung man's side. Man's side is asking. Yun yung dapat natin gawin. Yung part natin is to ask.
At yung God's side naman, siya naman yung sasagot. So there are two sides to prayer. Merong humihingi, merong nagbibigay, merong sumasagot. Tama. Now, so there are also two persons involved in prayer. The one who prays and the one who answers. It also means na ang prayer natin ay conditional. The answer to prayer is conditional upon our asking. Open your Bible in Book of James. Consider this. Chapter 4, verse 2. Ang sabi dito, you do not have because you do not ask. O nga no. Ganun. Bakit nga ba wala ako nito? Ang tanong, humingi ka ba? Nag-pray ka ba? Kaya sabi natin, napaka-importante sa Christian life, yung prayer, yung panalangin. Minsan nagtataka tayo, sadali, bakit nga ba meron siya noon, ako wala? Eh, ang tanong, hindi ka naman ata humingi. So, yung part ng tao is to pray. And it's not a difficult and complicated process. Okay? Yung side ng tao, yung part ng tao is contained in the three words, call to me. Di ba? Yun ang instruction ni Lord eh. Ang sabi niya sa tao, call to me. So prayer is calling upon God. Church, marahil siguro matagal ka ng Christian. Matagal ka na nagpipray. Pero itong message kayong umaga is just to remind you na baka nawawalan ka na ng hope sa answered prayers and then you stop believing. Pero itong message natin today para ma-boost natin ulit yung prayer life ng bawat isa. Kaya yung part natin is sabi ng Lord, call to me. So calling upon God ang prayer church. So these three words, call to me, sinasabi po dito tatlong bagay about prayer. Yung call to me, it tells us who is the source of prayer. At walang iba kundi ang Diyos. At alam nyo ba na every time tayo ay nagpe-pray, the Holy Spirit takes the initiative. Ito, maraming mga Christian, nakakalimutan nila to. In Book of Romans chapter 8, verse 26. Kasi minsan, ayokong mag-pray kasi hindi ako marunong mag-pray. Ayoko mag-pray kasi hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Ayoko mag-pray kasi hindi naman ako magaling magsalita. Ayoko mag-pray kasi maigsi lang ako mag-pray. Pero ang tunay na prayer kasi is yung prayer, sincere prayer from your heart. Hindi mo naman kailangan na mabulaklak na mga salita. Hindi mo kailangan ng pahabaan. Ang gusto ng Lord, tao sa puso mo yung panalangin. Amen. Open your Bible. Romans chapter 8, verse 26. Sabi dito, and the Holy Spirit helps us in our weakness. For example, we don't know what God wants us to pray for, but the Holy Spirit prays for us with groanings that cannot be expressed in words. Alam nyo, yung prayer natin, hindi man po maganda sa pandinig ng iba, pero galing yan sa puso mo. Alam mo, yung Holy Spirit, tinutulungan niya tayo. Dinideliver niya yung prayer niya natin sa Father. Kaya hindi po yan pagandahan ng words. When you pray, galing sa puso mo yan. I-deliver ng Holy Spirit sa Father yan. At pag-deliver ng Holy Spirit sa Father yan, yan ang pinamagandang prayer mo. Dahil Holy Spirit ang magdi-deliver sa Father yan. Amen? Kaya pag na-receive ng Father yan, wow, that's the best prayer na tinanggap niya. So, when you pray, be yourself. Ang dami, di ba? Sa 10 years ng Christian, sabi mo sa kanya, oh, sister, pray ka na ng food. Ba't ako? Amen. At saka pag yan, di ba, nagtitipon-tipon, di ba? Pag alam nyo magpe-pray na kung ano-ano nang gagawin yan. Amen. Yun nga yung biro-biroan nyo, di ba? Yung nakatingin sa baba, naghahanap, baka merong benching ko na makita o whatever. Pag nag-pray ka, pag tinuro ko mag-pray, pray ka agad kasi ikaw ang daluyan ng pagpapala. Amen.
So it's very important, di ba? Sabi natin, ano bang makikita natin dito sa call to me? Well, of course, number one is yung source ng prayer, walang iba kundi ang Panginoon. At saka makikita din natin yung simplicity of prayer. Meron pa bang masisimple than just to call? Meron pa bang masisimple? Ang sabi lang, ang bilin lang ng Lord, just call me. Diba? Diba meron tayong mga kaibigan, tawag ka lang pag may kailangan ka. Diba? Tawag ka lang. Sabi, ganun din si Lord, tawag ka lang. Kala minsan kasi nahihiya tayo. Huwag kang mahiya, si Lord lang nagsabi nung tumawag ka lang eh. Amen? So ngayon nararamdaman ninyo, napaka-importante ng prayer life, diba? Amen? Kaya nga sabi ko sa inyo kanina umaga, imagine mo walang prayer. Paano ka kukunik kay Lord? So it's part of your Christian life. And then, Pastor, ano bang scope ng prayer? So the scope of prayer is, of course, anyone can pray about anything. You can pray anywhere. Diba? Kahit sa ilalim ng puno, you can pray. Pag nandun ka sa bus, papasok ka sa trabaho, nasa jeep ka, just close your eyes, you pray. Diba? And anytime, you can pray. Tingnan mo yung reach, kung ano yung nare-reach ng prayer, diba? Ano yung scope ng prayer? Anyone can pray about anything, anywhere, anytime. So yun yung side nating mga tao, yun yung part natin. Now pag-usapan natin, ano naman yung part ng Lord? Kasi sabi natin, merong dalawang involved in prayer. Of course, tao at ang Diyos. Okay, so pinag-usapan natin kanina, yung part ng tao, sabi ng Lord, call to me. Ito naman ang part naman ng Lord, yung pagsagot naman sa panalangin. In Jeremiah chapter 33 verse 3, ipinakita dito that when you pray, God responds. Okay? God responds. And sabi ko nga po sa inyo kanina, it's good to know na hindi vain yung prayers natin. Aba, in other words, hindi sayang yung ating prayers. Now, pero paano nga ba sumasagot ang Diyos? Ayan. Pag-usapan natin, paano ba sumasagot ang Diyos sa mga panalangin? Well, basta ako naniniwala ako na surely God will answer. Pero, paano nga ba? Well, pag-usapan natin, unang-una, may mga prayers tayo that God answers directly. Bigla-bigla. Sino dito yung nakaranas ng nanalangin ka, na-receive mo ka agad yung sagot ng panalangin mo. Marami kayo experience na ganoon, mga anak ng Diyos. Alam ko, ang dami niyong karanasan na ganoon. Kaya nga itong sermon na itong today, actually ito ay ano na lang, reminder na lang eh. Kasi alam ko na yung prayer life ninyo is very strong. Siguro ang gusto ko lang matouch today is yung ma-boost yung confidence natin lalo sa prayer. Kasi alam ko naman, you pray. Okay? So, God guarantees an answer sa mga prayers natin. In Book of Isaiah chapter 65 verse 24, sabi dito, before they call, I will answer. Biruin mo 'yon, 'di ba? Minsan hindi ka pa tumatawag, nandiyan na 'yung sagot. Kasi sabi nga ng Bible, 'di ba? Hindi mo pa hinihingi, alam na ng Diyos 'yung pangangailangan mo. So, merong mga ganun pong mga instances that God answers prayers directly. Before they call, I will answer. While they are still speaking, nagsasalita ka pa lang. Nandiyan na may kumakatok na sa pintuan nyo. Sino nakaranas ng ganon? Nagsasalita ka pa lang. Nandiyan na ang kasagutan. So, tingnan nyo ha. God answers prayer or gives His answer sa ganitong mga situations. Unang-una, directly. And sometimes, God also answers differently. Merong kang pinagpray. Aakala mo hindi sinagot, pero sumagot pala ang Diyos. Hindi ko alam kung paano ko ibibigay sa inyo itong illustration na to, pero eto na lang, church. Baka naman, sinagot na ng Lord yung prayer mo, ayaw mo lang yung sagot.
Sige nga. Tingnan nyo nga. Sumagot ang Lord eh. Ayaw mo lang. Gusto mo pula, yellow yung binigay ni Lord. Meron akong isang kwento. Narinig nyo na to eh. Ulitin ko lang for the sake doon sa mga bago. Meron kaming kakilala. Siya po ay kumukuha ng mga paninda. Kumukuha siya ng mga paninda sa isang supplier. Okay, usapan nila every weekend magbabayad siya doon sa mga supplies na kinuha niya. Okay, listen ha, kasi God may answers differently. So, eto na, dumating na yung weekend, wala pa siyang pangbayad doon sa kanyang supplier. So, nagpe-pray siya, Lord, paano ang gagawin ko? Bigyan mo naman ako ng pangbayad sa supplier ko. Tapos, habang siya ay nagpe-pray, nakikita niya na papunta na, paparating na yung supplier. So, habang nagpe-pray ka, mukhang magda-doubt ka kasi wala pa sa kamay mo yung pera. Gets nyo? So, eto na. Pagkatapos siya mag-pray, eto na, nandito na yung supplier. Inunahan niya na. Sabi niya, wala pa po akong maibabayad sa inyo. Sabi ng supplier, ay, hindi naman ako pumunta dito para maningil. Pumunta ako dito para dagdagan ka pa ng paninda, para marami kang maitinda, mabayaran mo ko. Nakuha ninyo yung kwento? Minsan, iba yung sagot ng Lord. Kaya nga tanong sa inyo ngayong umaga, baka naman sinagot na ng Lord yung prayer mo, ayaw mo lang yung sagot. Sige nga, baka mayroong mga ganun. Lord, kasi siya talaga yung gusto ko, Lord eh. Pero, kalaunan, hindi siya yung binigay ni Lord. Meron din ako narinig, sabi niya, alam mo, kung si Lord agad-agad sasagot sa prayer, kasi nagpe-pray ako ng mapapang asawa, siguro animang asawa ko ngayon. Kasi, kung imagine niyo kung sasagot agad si Lord ha, sa prayer, baka, alam nyo, kaya minsan hindi agad-agad ang sagot ng Lord. Kasi minsan nakikita rin naman ng Lord, hindi yun yung best na hinihingi mo. Number two, kaya nade-delay yan kasi pag nagtagal, hindi naman pala yun ang gusto mo. Diba? Tingnan mo, sige. Diba, noon excited na excited ka, gusto mo to. Noon nakalaunan, ay hindi pala yun ang gusto ko. E paano kung sinagot ng Lord yun? Tapos kalaunan, hindi naman pala yun yung gusto mo. So God knows best. So sometimes God answers differently. And minsan naman, ito na sinasabi natin kanina, the answer may be delayed. Dami natin ganun, no? Church, ang dami natin ganun, di ba? Ang tagal mo nang hiningi, nakakalimutan mo na nga eh. Pero, sinagot pa rin ni Lord. Sabi ng Proverbs 13:12, hope deferred makes the heart sick. Diba? Siyempre, pag yung inaasahan mo, hindi nangyayari, masakit sa damdamin. Pero nung dumating naman, wow, sarap. Tanong ko kayo, church, anong masarap na pakiramdam? Yung sinagot agad o yung merong konting drama? Amen? Di ba si Lord, minsan may konting drama eh, kung kailan papalapit na. Di ba, kung kailan papalapit na, doon pa sinagot. Kasi, alam mo ba yung mga moments na yon na habang naghihintay ka, kasi doon mas nagiging intense yung prayer mo. Di ba, ito, narinig nyo na to, di ba? Kailangan mo next month pa, ngayon pa lang, pinipray mo na, wala, di ba? Yung prayer mo, ano lang eh, parang easy-easy lang, di ba? Naglalaba-laba ka lang habang nagpe-pray. Okay. Kailangan mo na talaga. Eto na, 1 week na lang, wala pa. 1 week na lang. So, dati naglalaba ka pa, ngayon nakaupo ka na nagpe-pray. 2 days na lang. Diba, 2 days na lang. Hanggang sa oras na lang. Diba, nakaluhod ka na. Diba, iba na yung intense ng prayer mo. Well, hindi ko naman sinasabi na ganun lagi. Pero di ba, bakit minsan nade-delay? Nade-delay kasi para mas lagi mong naaalala yung source at lagi mong naaalala yung pangako. Amen? Kaya ako naniniwala ko, all things work together for good. Di ba?
yung mga delayed na yan, church, nakakabuti din para sa atin yan. In Habakkuk chapter 2 verse 3, listen to this, church. Sabi dito, though it lingers or delayed, but it will surely come. So yung hiningi mo, yung panalangin mo, hindi pa man dumadating, pero it will surely, sabi mo sa katabi mo, it will surely come. Ang sabi ng Bible, surely. Hindi, pastor, kailangan ko na talaga eh. Pero, alam kasi ng Lord kung kailan mo kailangan eh. Hello? Alam ng Lord yung best timing eh. Kung kailan niya ibibigay eh. Mas, church, maniwala po kayo, mas masarap siya tanggapin doon sa proper time ni Lord. Amen. Mas masarap kaysa yung ipinilit mo. Di ba? Ang tagal ko nang pinagpipray, wala pa. Tulungan ko na kaya si Lord. Di ba? Ganun tayo eh. Tulungan na natin si Lord. Ang tagal ni Lord sumagot eh. Pero hindi. Alam ni Lord kasi yung best timing. Alam niya kung kailan mo ito kailangan. Amen? So, another thing, the answer may be a denial. So, meron ding denial sa prayer. Okay? In 1 Kings chapter 19 verse 4, you remember Elijah? Dito, si Elijah, dahil sa sobrang problema niya, yung fear niya sa mga kaaway, sa mga kalaban, nag-pray siya kay Lord na kunin na yung buhay niya. Amen? Grabe. Nag-pray na siya na, Lord, kunin mo na ako. Meron ba dito sa dami ng pressure sa buhay? Gusto mo kunin ka na ni Lord? Meron ba? Yung hindi ko na kaya, Lord, kunin mo na ako. Meron? Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, hindi mo pa time. Amen? Hindi mo pa time. Dadating din tayo dyan. Una-una lang yan. Amen. Huwag mong pangunahan si Lord. Diba, nag-pray si Elijah, Lord, take my life. Take my life. So, ito yung mga denial na mga kasagutan ng Lord. Hindi inayaan ng Lord. Diba? So, sometimes, God says no. And it is for our own good, church. So, sa Bible, pag binasa ninyo ang Bible, you remember Job? Job prayed when he had everything. And he prayed also when he had nothing. Sinakita ninyo, nung sagana siya, nananalangin siya. Nung nawala sa kanya ang lahat, nananalangin pa rin siya. So ang ibig sabihin, church, pray without ceasing. Don't stop praying. In all circumstances, give thanks. Give thanks. Kaya nga minsan yung iba nagtatanong, Pastor, ang prayer ba ay, o yung kasagutan ba ng prayer ay coincidence? Kasi bakit? When you stop praying, these coincidences stop happening. And when you start to pray again, they happen again. So coincidence lang ba yun? Pero church, ako, I believe that prayer and answers to prayer are very much connected. Ang ibig sabihin, sa panalangin at yung kasagutan ng Diyos, talagang magkasama talaga yan. Therefore, the key to answered prayer is to pray. Ano ang sasagutin kung wala ka lamang hiningi? You do not have because you do not ask God. Amen. Do you love to pray? Huwag niyong kakalimutan po yun. It's important. We don't pray for God to change His will. We pray for His will to be done. Ang sabi po ng 1 John chapter 5, 14 and 15,
kailangan talaga tayo nagpe-pray tayo according to His will. Ayan, kasi ibang topic po ito, pero gusto ko lang din sabihin sa inyo, minsan kasi may mga prayer, may mga hinihingi naman tayo na hindi naman naayon sa kalooban ng Diyos. Tama? Kaya naman hindi sinasagot kasi will ba ng Lord yan? Paano, Pastor, paano ba natin malalaman kung will ng Lord? So basahin mo yung Bible mo. The Word of God is His will. Okay? In 1 John chapter 5, verses 14 and 15, sabi po dito, now this is the confidence, or in other translation, this is the assurance that we have in Him, that if we ask according to His will, He hears us. Church, maniwala po kayo, ang pinakikinggan lang ng Diyos na panalangin ay yung panalangin na naayon sa Kanyang kalooban. So if you're praying out of His will, you're just wasting your time. Many years has been wasted. 5 years, 10 years, 20 years, wala pa. Now, balikan mo yung prayer mo. Baka naman yung inihingi mo ay outside of His will. Again, Pastor, paano ko malalaman kung ano ang kalooban niya? So, read your Bible. The Word of God is His will. And if we know that He hears us, whatever we ask, yun sinasabi natin kanina, humingi ka na lang malaki. Whatever we ask, we know that we have the petitions that we have asked of Him. Pag yan ay kalooban ng Diyos, hingin mo, ibibigay sa iyo yan. Amen. Well, hindi ko na kailangan elaborate pa to. Andami niyong karanasan na ganyan. Andami niyong karanasan na ganyan. Humingi kay Lord, naayos sa kalooban niya, tinanggap niya yung hiningi niya. Diba, parang sa mga magulang din natin yan eh. Diba? Pag humingi ka sa magulang mo, syempre, ang ibibigay ng magulang mo, yung makakabuti sa'yo. Hindi ka naman bibigyan ng nanay, ng tatay mo, ng ikasasama mo. Meron bang ganon? Walang ganong magulang. By nature, walang ganon. So, let's talk about the unlimited possibilities of prayer. Ayan na. Are you ready, church? Babalikan natin yung Jeremiah chapter 33. But this time, from verse 3 hanggang 9. Okay, gusto ko makita nyo to. Sabi ko sa inyo kanina, ito ay continuation nung message few weeks ago about Jeremiah chapter 33 verse 3. Pero ito, titingnan natin yung mga benefits, okay, upon calling to God sa prayer. Okay? Basahin muna natin. Open your Bible. Jeremiah chapter 33 verse 3 up to verse 9. Sabi dito, call to me. So, malinaw po sa atin ha. Ito yung part ng tao. Call. Tumawag ka sa Diyos, sa panalangin. Ang part naman ng Lord, I will answer you. Napag-usapan din natin few weeks ago, sabi natin, and tell you great and unsearchable things you do not know, and show you great and mighty things. Diba? May nakalaan na mga great ang Lord para sa'yo. And then verse 4, for this is what the Lord, the God of Israel, says about the houses in this city and the royal palaces of Judah that have been torn down to be used against the siege ramps and the sword. In verse 5, in the fight with the Babylonians, they will be filled with the dead bodies of the people I will slay in my anger and wrath. I will hide my face from this city because of all its wickedness. Well, masakit po marinig, pero itong katotohanan, ang mga hindrances kasi minsan lang ng prayer, mga answered prayers, ay yung kasalanan. Kasalanan, mamaya pag-usapan natin. Ito maganda. Yung benefits ng prayer according to Jeremiah. In verse 6, sabi dito, nevertheless, di ba sabi kanina, call to me, and I will answer you, and show you great and mighty things which you do not know. Nevertheless, I will bring health and healing to it. I will heal my people, and I will let them enjoy abundant peace and security. I will bring Judah and Israel back from captivity and will rebuild them as they were before. I will cleanse them from all the sin they have committed against me and will forgive all their sins of rebellion against me. Then the city will bring
renowned joy and praise and honor before all nations on earth, that hear of all the good things I do for it, and they will be in awe and will tremble at the abundant prosperity and peace I provide for it. Church, eto yan. Extract natin to. From the passage na binasa natin, kanina sabi natin, you do not have because you do not ask God. Minsan, hindi tayo nakaka-receive ng healing because we don't ask God for healing. Pero ang instruction niya sa atin dito, in Book of Jeremiah, sabi niya, when you call to me, you can ask for healing. Now, ang tanong, church, naniniwala ba kayo that healing is God's will for us? Yes. God's will for us, yung health, divine health. Kasi nga minsan, one of the big question ng mga believers today is not whether if God is able. Alam naman natin, God is able eh. Di ba? God is able. Now, ang question lang madalas is God willing? Iba kasi yung may kakayanan at ano sa Tagalog yung willing? Well, anyway, di ba, alam naman natin may kakayanan siyang tumulong, pero gusto niya bang tumulong? Ayan, para mas lalo natin maintindihan. So yun ang question eh. Alam naman natin God is able, pero willing ba siya mag-heal? So, another question is it always God's will to heal His people? Well, of course, alam naman natin yun. Sabi ko nga po sa inyo kanina, kung gusto mong maintindihan ang will ng Lord, any subject, church, balikan mo yung Bible mo. Kasi yung Word of God is God's will. At sa Bible, church, makikita natin, healing is the will of God. In Book of Jeremiah, chapter 17, verse 14 says, heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. For you are the one I praise. So, yung question concerning God's will to heal is answered very explicitly in this passage. Na-remember ninyo yung Luke chapter 5, verse 12 and 13, yung mama na merong ketong. So, pag binasa nyo to, itong Luke chapter 5, verse 12 to 13, makikita mo dito na yung willingness ni Lord magpagaling. Amen? Sabi dito, tinanong siya dito nung may leprosy, nung may ketong, sabi nung may ketong dito, Lord, if you are willing, you can make me clean. And Jesus reached out His hand and touched the man. Sabi ni Jesus, I am willing. Be clean. And immediately, the leprosy left him. So basahin natin sandali. Luke 5, 12, 13. In one of the villages, Jesus met a man with, take note, an advanced case of leprosy. Sinabing advanced case of leprosy, kung merong mga stages to, malamang ano na to, stage 4 na to. Hindi lang basta siguro yung ketong niya nasa daliri niya, malamang buong katawan na to. Kaya advanced case of leprosy na. Okay. So when the man saw Jesus, he bowed with his face to the ground, begging to be healed. Sabi niya, Lord, he said, if you are willing. So alam niya, si Jesus able. Amen. Pero ang tanong niya dito, are you willing, Lord? You can heal me and make me clean. In verse 13, sabi ni Jesus, I am willing. Be healed. At dahil po doon, instantly, gumaling yung may ketong. Now, church, ano man ang karamdaman mo today? Ito nga, advanced stages na. Diba? Ano man karamdaman meron ka today, God is willing to heal. Amen? Alam nyo yung leprosy, yung ketong, patinding sakit po yan. Noong unang panahon, even hanggang sa panahon natin ngayon, buti nga ngayon, meron na po mga gamot. Nade-deform nito yung katawan ng tao hanggang sa kailangan ng putulin pag nag-progress pa yung ketong. So, makikita natin dito sa binasa natin na itong mama na to ay punong-puno na siya ng ketong sa buong katawan. Amen? So, pero
Mula sa bibig ni Jesus, sinabi niya, I am willing. So, church, this morning, God is willing to heal. Whatever sickness you can name this morning. Amen? So, you can ask God for healing. Ang question, you do not have because you do not ask. Diba? So, ang sabi ng Lord, call to me. Call to me. We need to have faith, not only in Jesus' power and ability to heal, but also in His willingness. Alam naman natin, may kapangyarihan ng Diyos na magpagaling, pero dapat naniniwala rin tayo na gusto niya tayong pagalingin. Amen ba yon? We should no longer question whether or not Jesus wants us healed. Because He's the same yesterday, today, and forever. Hindi po siya nagbago. He's still saying today, I am willing. Amen? Therefore, church, you can pray and ask God for healing. Be healed. Amen? So that's number one from Jeremiah chapter 33. God's will for us is healing. Number two, you can ask God for protection. In Psalms chapter 23 verse 4 says, even though when I walk through the darkest valley, I will fear no danger, I will fear no evil, because you are with me. Your rod and your staff, they protect me. Now, kalooban ba ng Diyos na ikaw ay pag-ingatan? Well, of course, yun yung good news. God protects His people. God protects His people. So, it means we can ask for help and protection. He is our protector. Huwag natin kakalimutan 'yon. 'Di ba? Yung alam mo, alam natin na mahal tayo ng Diyos. Ang mahal natin pinoprotektahan natin. In Book of Romans chapter 8 verse 39 says, "Who will be able to separate us from the love of God?" 'Di ba? Walang makakapag-separate sa iyo, poprotektahan ka ng Lord. Kasi sometimes, especially if we're feeling anxious, nakakalimutan natin yung God's protection. So, every day, ako, I pray for this church, I pray for my family, of course, I pray for myself, I pray for God's protection. Yung covering ng blood ni Jesus Christ is very important. Huwag na huwag kang lalabas ng bahay mo na hindi mo ni kinlaim, inas yung covering. Diba? Magpa-cover ka ng dugo ni Jesu Kristo, yung protection. Grabe, alam mo ba na hindi ka lamang kino-cover ng Lord ng protection, pati yung mga angels niya nagpo-protect sa'yo. Diba? Read your Bible. Diba? May mga nagpo-protect sa atin. Iniingatan tayo ng Lord. Kaya confident tayo. Confident tayo na nandyan ang pag-iingat ng Lord sa atin. Marami tayong karanasan. Meron ka na mga near-death experiences. Pero naranasan mo yung pag-iingat ng Lord. Meron ba dito? Yung buhay mo na lang dati. Kung paano ka pin-reserve ng Lord. Di ba? Yung pa, ano ba tawag sa pa, sorry to use the word, pawalwalwalwal mo nun. Pero iningatan ka ng Lord, di ba? Iningatan ka ng Lord. So, sabi nga, so who can separate us from the love of God? So you can ask God for protection. Amen po ba yun? May natututunan po ba tayo? So, healing, protection, promise yun ng Lord. And ito maganda, number three, ito, expert si Lord dito. Yung restoration, rebuilding, hallelujah. Isa ito sa mga expertise ni Lord, yung dati mong buhay na pangit, pinaganda, tapos pinapangit mo ulit. Kaya ulit pagandahin ni Lord yan. Amen. Sabi mo sa tabi mo, kayang pagandahin ni Lord yan. Expert si Lord doon, mga kabataan, nakita na ninyo, huwag nyo nang gayahin. Mga matatanda, dere-derecho na yung pagtanda nyo. Pero kayang i-restore ng Lord, walang imposible. Okay, alam nyo pag binasa ninyo ang Bible, punong-puno yan ang story ng suffering. But in those cases, they never lost their hope.
Alam nyo, yung hope kasi very important yan eh. Sabi nga, pag ang hope daw nawala, mamamatay na ang tao. Kasi nga, wala nang pag-asa eh. Pakiramdam niya, wala nang pag-asa. Pero ang Bible, punong-puno na yan ng stories ng suffering and hope. Okay? At makikita mo rin yung success and faith. One of the great truths na gusto ng Lord sa atin is yung malaman natin yung pangako niya ng restoration. Yung rebuilding. Okay? Rebuilding as we go through suffering. And dahil alam natin yung promise na yon, this gives us the hope to endure through those times. And probably the hardest thing about suffering is the drain in it. Church, grabe no? Pagka dumadaan ka sa suffering, talagang drain na drain ka talaga. Hindi lamang yung bulsa, pati emotion. Diba? Emotion, drain na drain, pati itsura mo na de-drain. Tama? Nanunuyot ka na. Amen. Ayaw na lang ligo. Mas may kilala. Sorry, may kilala kasi akong ganun. Pagka problemado, ayaw nang ligo. Kaya alam ko, pag problemado siya, walang ligo eh. Nakaka-drain pati itsura, diba? Tingnan mo yung katabi mo, fresh na fresh. Tingnan mo. Sa Bible, punong-puno ng ganyang mga stories. Pero ang nagpapatatag sa kanila, yung alam nilang pangako ng Lord na si Lord ay magre-restore. So the one thing that allows people to survive suffering is hope. It's hope. Yung patuloy kang umaasa sa Panginoon. Amen? So the ability of Christians to remain strong in suffering rests on the promise of God to restore us. In Joel chapter 2 verse 25, church, are you ready for this? Joel chapter 2 verse 25, sabi dito, I shall restore to you the years that the locust, the swarming locust, the canker worm and the caterpillar have eaten my great army that I sent among you. Well, kasi noong unang panahon, agriculture kasi noon eh. So, yung mga pananim nila kinakain ng mga insekto. Sa panahon natin ngayon, hindi naman tayo lahat agriculturist. Pero, church, ang ibig sabihin nito, yung mga nawala sa'yo sa maraming panahon dahil ninakaw, niloko, iniskam, ibabalik ng Lord sa iyo yan. Wow. Ang question is, naniniwala ka ba na kayang ibalik ng Lord sa iyo yan? Kaya sabi ko sa inyo, si Lord expert yan in restoration. Diba? In restoration. Kaya patuloy kang umasa na yung mga nawala, ibabalik ng Lord sa iyan. Hindi papayag si Lord, church. At hindi lang yun, ang maganda doon, pag binalik ng Lord yan, doble. You remember the story of Job? Tingnan mo yung katabi mo, marami bang nawala? Pero kung iniwan ka at ayaw nang bumalik, let go! Amen? You let go. Hindi natatapos ang buhay mo sa Kanya. Amen? Baka nga siya pa yung dahilan ng suffering mo. Tama? Kaya you pray to God, Lord, palitan mo to. Sabi mo, pag may nawala, papalitan mo ng mas maganda. I remember, ito personal testimony ko. Sabi ko, Lord, remove the wrong people in my life. Nung isa-isa ni Lord tinanggal, nalungkot ako. Sabi ng Lord, akala ko ba remove? So ganun din, church. Kasi papalitan ng Lord ng mas maganda yun. Amen. Amen. Yung mga taong wala namang pakinabang sa inyo, ipanalangin nyo na lang yun. Diba? Amen ba yon? Amen. Okay. So, restoration.
Yan, isa yan sa mga expertise ni Lord. Well, of course, expert si Lord sa lahat ng mga bagay na to. And next is yung forgiveness. Diba? Nabasa natin doon. And I will cleanse you, sabi doon. And I will forgive you. Alam nyo, isa sa mga hindrances ng panalangin, kasalanan. Kasalanan. Ang sabi ng 1 John chapter 1 verse 9 is, but if we confess our sins to Him, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all wickedness. Ang sabi kasi alam nyo, sabi ng iba, ito katwiran to ng iba, walang aamin. Kahit anong mangyari, walang aamin. Sa aming mga kalalakihan, motto namin yan. Amen. Kahit anong mangyari, walang aamin. Kahit ipaku ka, walang aamin. Pero kay Lord, pwede kang umamin. Amen? And He is faithful and just. Pero yung mga katabi nyo, mga kalalakihan na yan, mga faithful yan. Yeah, faithful. Tingnan mo yung katabi mo. Faithful mo katabi. Faithful yan. Amen? Yeah, marunong na umamin niya ba ngayon? Marunong na umamin yan. Subukan ninyo. Subukan ninyo. Kunyari, pagdating ni Mr. Mamaya, okay, pagdating ni Mr. may dalang sapatos, tanungin mo kung magkano. Sabihin niyan, mura lang. Mura lang yan. Walang inamin na presyo yan. Tama? Kasi nga po, bata pa lang kami. Bata pa lang kami, mga kalalakihan, tinrain na kami. Kahit anong mangyari, walang aamin. Eh, tama po ba? Mga boys, yan, bato-bato sa langit. Pag tinamaan, ikaw na yan. Amen. So, church, tandaan po ninyo, gustong-gusto tayong i-bless ng Lord. Nga lang minsan, ang mga hindrances ng prayers natin, answered prayers, is kasalanan. But sabi ng Bible naman, but if we confess our sins to Him, He's faithful and just to forgive us. Patatawarin tayo ng Panginoon. Basta, kailangan tatalikuran na natin yung mga kasalanan na yon. Sabi ng Bible, sin no more. Di ba? Sabi nga kanina sa kanina umaga incubation namin, meron kasi mga kasalanan na sinadya, tsaka meron kasalanan na nag-fall ka lang. Di ba? So, pero nandiyan pa rin ang Panginoon. Ganun yung pagmamahal niya sa atin. Amen. And then, siya ito, pinakamaganda. Lastly, naniniwala ba kayo na kalooban ng Diyos na ikaw ay pagpalain? Amen. Mahina eh. Naniniwala ka ba na gusto ng Lord na i-bless ka? Okay. Tingnan natin yung principle behind this. In Book of Jeremiah, in Book of Genesis, chapter 12, verses 2 and 3. Sabi po dito, I will bless you. God says to Abraham, and you will be a blessing. Okay, so makikita nyo dito, and all peoples on earth will be blessed through you. Kaya nga po, tanong ko sa inyo kanina, will ba ni Lord na i-bless ka? Now, ang question again is, nag-pray ka ba kay Lord na i-bless ka? Sino dito yung nag-pray na i-bless siya ni Lord? Ang tanong, bakit? Bakit ka nag-pray kay Lord na i-bless ka? O nga no? Bakit? Pag sinabi natin i-bless ka, pagpalain ka ng Panginoon, ano yung desire ng heart mo? Sagutin ng Lord yung prayers mo. Especially siguro, your situation, financial blessing, mga material blessing, your ministry, your spiritual life, whatever. Bakit ka nag-a-ask kay Lord na i-bless ka? Bakit? Now, tingnan ninyo yung principle behind this. Genesis chapter 12, verse 2 and 3. Tingnan ninyo. Ang sabi ng Lord, i-bless kita para maging blessing ka. See? If you ask anything according to His will, He hears us. So kung humihingi ka, hindi mo alam ang dahilan, kaya siguro na de-delay. Dapat, hihingi ka kay Lord. Lord, i-bless mo ko para maging blessing ako. Kasi ang sabi ng Lord, and people on earth will be blessed
through you. Church, pag binless ka ng Lord, dapat may mga tao na nabibless through you. Amen? Ang ibig sabihin nito, you practice generosity. Hello? Pastor, ibang usapan na yan. Gusto ko akin lang lahat. Ayun. Kaya siguro, di ba? Kaya parang ka na lang laging si kapwa. Ano yung kapwa? Tulungan yung kapwa. Intindihin si kapwa. Tapos itong message na to, narinig nyo yan ha. Mga bless. Ayan, yabang pa. Mga bless ha. Tulungan nyo raw ako. Pero iba, meron naman nga lang. Oh, samahan nyo. Ito hindi kasi naka... Pwede ba tulungan nyo ako dito? Paki-open mo nga Proverbs 28, verse 22. Tingnan nga natin. Kasi sabi ko sa inyo kanina, practice mo yung generosity. Yung blessing na dumadating sa'yo, hindi yan para sa'yo lahat. Okay. Proverbs 28, 22. Paki-plus lang natin. Nag-ano lang sa ano ko. Sa mind ko. Proverbs 28, 22. Ayan. Yung kakakuripot mo, iba kasi yung nagtitipid, ha? Sa kuripot. Okay. Yung sabi ko sa inyo, practice generosity. Yung kakakuripot mo, eager to get rich. Kala mo dyan kayayaman, hindi ka aware kung saan ka dinadala niyan. Mas lalo kanyang dinadala sa kahirapan. Amen? So you practice generosity because the principle of the Bible, whenever you give, you will receive. Man, church, ako po ay nakikiusap sa inyo. Please practice generosity. Kung kaya mo rin lang magbigay at tumulong, tumulong ka. Amen. Wag parang si kapwa. 'Di ba? Sorry ah, pero this is true. Sino magsasabi sa inyo nito? Saan sabi ng Bible, nasa pagbibigay ang pagtanggap. Tama ba 'yon? Eh pastor, hirap nga ako eh. 'Yun ang pinakamagandang panahon. Kung kailan ka hirap na hirap, doon ka magbigay. Kung kailan ka hirap na hirap, doon ka tumulong dahil nasa pagbibigay ang pagtanggap. Huwag kayong maniwala doon sa bulong ng devil na hindi, sa'yo lang yan. I-hoard mo yan. Magkuripot ka. Maniwala po kayo sa akin, that leads to poverty. Amen. May natututunan po ba tayo? So you pray for blessing? Because the Lord will bless you to be a blessing. Ngayon, sabi ng Lord, sige, ibibless kita. Now, nung binless ka, sa'yo pa lang, kinip mo na sa sarili mo lang. Eh, sabi ng Lord, I will bless you to be a blessing. Amen? Amen ba yun? Sabi mo nga sa katabi mo, ibibless ka ng Lord para maging pagpapala ka. Kita mo ang hina, di ba? O, tingin mo. Ulitin nyo. Pagpapalain ka ng Lord para maging pagpapala ka. Amen? Church, narinig nyo yan. Lord, narinig nila yan, ha? Ano bang date ngayon? Lord, ano to? May 21, 2023. Pag nagkita tayo, tinanong mo ako kung sinabi ko sa kanila to. Amen? No, church, kidding aside, you practice generosity. You practice generosity. Mapalad ang nagbibigay. Tumulong kayo. Pag may kakayanan kayong tumulong kayo. Hindi naman kailangan malaki. Di ba? God loves a cheerful giver. Basta may kakayanan ka, gawin mo. Kasi ang pagtanggap, nasa pagbibigay. Ibi-bless ka ng Lord para maging blessing ka. Amen ba yon? May natutunan ba tayo? So narinig ninyo, church, the unlimited possibilities of prayer. So, don't stop praying. At huwag ding maging dahilan yung mga delayed answered to prayers to stop you from believing. Just pray. Pray. Believing in your heart, without doubt, natatanggapin mo yan. Basta ang hiningi mo according to His will. Amen po?
Amen? So palakpakan natin ang Lord. Hallelujah. Alam ko po may natutunan tayo. So nakita ninyo, balikan po ninyo sa bahay ninyo, Jeremiah chapter 33, from verse 3 up to 9. Of course, sa context po nitong passage na to, yung pinag-usapan natin. Alam ko ang daming benefits ng prayer. Pero dito pinakita ko lang sa inyo, makikita nyo yung mga benefits ng prayer. God heals. God forgives. God restores. Ano pa? God protects. And lastly, God prospers. Amen?